Yo, what's up mga kabibigan? Welcome back dito sa ating YouTube channel. Kamusta po kayo? Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Umaga, gabi o tanghali sa inyong lugar o sa inyong kinalalagyan ngayon. Ayan. Tayo naman ay dito magko-cover sa may bagong daan ulit. Ayan, dito sa may Bacau. Ayan. So, liliko tayo dito sa may going to Maple Grove Commercial District at sa Gentry Tansa Connecting Road. Ayan. Nadaan tayo dyan mga kapatid. Tutuklasin din natin yan kung saan ba ang daan dyan. Kung na-vlog na natin yung sa may San Juan ang daan, so ito kasi yung karugtong nun eh, so ngayon i-vlog din natin to para ma-share natin sa mga viewers natin. Okay, so kakaliwa po tayo dito bago mag gate 4 ng EPSA. First time ko lang makadaan dito mga kapatid, ngayon pa lang talaga. Kaya ating i-cover to. Namnamin natin kung saan ang diretso nito. Ayan. So pag kumaliwa tayo, ito siguro yung papunta na ang Maple Grove Tansa. Gentry yes pala pag kumaliwa tayo. Gentry. Tapos ito, dire-diretso ng Tansa. So, yun. Parang papunta ng palengke yun, no? So, ayun nga. Palengke nga ang diretso. Kasi diretso ng palengke yun, yung area na yun. So, ito naman. Maple Grove to Maple Grove. Para at least alam na natin, meron tayo sa unahan eh. So first time lang kasi nating makadaan talaga rito. Meron building na malaki. Ayan. Sa gilid lang ng building na malaki tayo dadaan. Tapos kakaliwa. Ayan, ito yung sinasabi ng dadaan ka sa pagitan ng building. Kasi ito, mga pool group daw to eh. Ayan, kaliwa tayo. So ito lang po ang landmark, yung pagitan ng dalawang malaking building. Kaliwa tayo rito. So medyo malayo pala kasi iwasan natin yung ano yung Dream Homes na yan eh. Yung tutumbukin na yan, kaya walang daan dyan. Ah, meron din doon na shortcut ano. So may building na isa pero hindi pa tapos. So dito tayo kanan sa may ano ba to? Walang nakalagay na ano, signage ng daan eh. So dito kanan tayo dito. Tapos ang labas na natin mga kaduy dito ay sa may Sabungan. Ayan. Tapos diretso na ulit tayo ng Añana. Ayun. So at least nakita natin ngayon na na-check natin, nalaman natin itong daan na to. So kanan tayo dito. So yun. Yun ay papunta na ng Gentry. Nilakihan na pala talaga yan, no? Papunta ng Gentry. Ito yung one way lang dati na napakaliit. Pag nagkaroon ka ng kasalubong dito, tapos naka 4 wheels ka, hindi ka makakalusot. Kaya one way lang ito noon. Palabas lang. Hindi ka pwedeng pumasok dito papunta ng Gentry. So ngayon 2 lanes na. Tapos ano na, 4 lanes na. 2 lanes na siya. Yan. Tapos pag dumiretso po kayo diyan, pupunta na po ng Robinson yan, yung kanto ng Robinson. And then dito, kakaliwa tayo, papunta naman tayo ng Añana. Punta tayo ng Añana.
Tapos subukan natin lumabas ng punta ulit ngayon. Tignan natin kung makakalabas tayo ng punta. Kasi last time ay pinara tayo ng guard doon sa may circle. Tapos pinalabas na lang tayo sa Mulawin. So subukan natin ngayon kasi kahapon nakita ko may mga dumadaan na ulit. Siguro may inaayos lang kaya hindi tayo nakalabas doon. So ngayon full vlog tayo simula doon sa may Tejero sa may Bacau. 2.1. Ang labas natin ay 0.1. Tubar na lang yung battery natin, sana umabot. So ganun ulit, dire-diretso lang po ito. So babalikan lang natin yung pumunta ng punta uno kasi last time may marami pa mga tambak-tambak sa gilid-gilid. Titingnan ulit natin ngayon kung okay na. Silipin natin ngayon. At kung nagpapadaan ulit kasi kailan ba yun? Tuesday? Last Tuesday yata yun, di tayo pinadaan. Sana padaanin tayo para makita natin ulit. So kung kayo po ay galing ng Manila, ayan, tapos ayaw nyo nang dumaan ng Tansay, ito sundan nyo lang po itong vlog na to. Ito ay recall vlog na lang ulit, sundot vlog kumbaga. Sundot vlog lang. Kintumuha lang natin yung dulo sa may Maple Grove. Tapos dinugtong na lang natin to, idudugtong na lang natin. Ah, may guard na naman oh. Pwede kaya dumaan dyan. Tignan natin kung paparahin tayo. Ayun, hindi tayo pinara. So yan, dito mga kapit, kaliwa lang tayo sa circle. Diretso lang tayo kasi kung lalabas tayo sa Mulawin, kakanan tayo dun sa circle na yun. So dito, dire-diretso lang po. So may bantay dun gwardiya pero hindi na tayo sinita. So ito, gate ng bagong subdivision din. Hindi ko lang alam kung anong pangalan ng subdivision na yan. Gaganda rin ang bahay. So yung may harang na yan, yun yung daan papunta ng San Mayor sa may gilid ng Anyana din. Ang labas malapit sa may sarado. Kabila. Sa kabila tayo, narungway na naman tayo. Kanan tayo, kanan. Wrong way, ay binaba yung tali. So sinarado dito tayo. Wrong way. Ah, dito. Siguro kaya hindi tayo pinadaan last time dahil ayun nga. So may mga binubutas ditong mga daanan papuntang ano, siguro to mga bagong subdivision din. Kasi ang lawak pa niyan yung nasa kanan na yan eh. Malawak na lupa pa yan.
tingin ko din i-develop na yan, oh. May mga imbornal lang nakahambalan dyan para sa drainage system nila. Ayan, meron pa dito binubutas, oh. Eto, malamang baka nabili na rin yan, kanan ng kaliwa na yan. So dito kung nagmamadali kayo, talagang makakahapit kayo rito, maganda-ganda. Unlike sa highway na talagang matatrapik ka, walang hindi. So dito ikaw na lang ang tatanungin, siyempre konting ingat din sa pagdadrive. Dahil dito hindi pantay yung kalsada o may mga parang tumatalon-talon. Lapit na tayo sa dulo, mga kapatid. May mga kambing pa, oh. Dito ano to, halatang hindi pa masyado nadadaanan, oh, kasi ang dami pang mga ebs ng hayop, ng mga baka. Ayan, marumi pa dito ang kalsada, may mga putik. Tapos itong dulo na to, mga kaduwit, ang tingin ko sinarado talaga ito nung nakaraan. Sinisimento po kaya sarado, sinisimento na siya, oh. Ayan, oh, yung kaputol. So ito lupa kasi itong dulo na to, eh. Dito po, kakanan na tayo kung papunta tayo ng 13. Kakanan na po tayo dito papunta ng 13. Kung papunta tayo ng 13. Tapos ito naman, pag natapos to, andiretso naman na ito doon sa Gentry. Karugtong yan. So yun, nakalusot tayo, mga kaduwit. From Bacau, yung Maple Grove shortcut, doon tayo dumaan. Hindi pala shortcut, bypass road, kasi hindi shortcut yun, malayo yun, eh. Malayo pa dun sa ikutan mo kumpara sa highway. So pang bypass road lang siya para in case na matraffic sa Tejero, pwede tayong mag bypass doon, dumaan doon para makaiwas tayo. So ito na po yung sinasabi kong labas ng Barangay Hall ng Punta Uno. Yan, Barangay Hall po kasi ng Punta Uno itong nasa kanan natin. At kung papunta kayo ng 13, kakaliwa kayo dyan, dire-diretso na po yan papunta ng 13. So ito na po yung Tansa 13 Road, itong nasa harap natin na lalabasan natin. And then kung kakanan naman tayo ay papunta po ito ng Tansa Cavite. Okay, so hanggang dito na lang po ang vlog natin for today.
sana po ay may na-share na naman tayo ng konting kalaman doon sa vlog natin na yon. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta at panonood sa ating mga video. God bless po sa inyo lahat. Shout out po sa inyo lahat. Tuloy-tuloy lang po tayo, at kung kayo po ay may request na daan at meron tayong time nang puntahan, comment nyo lang po para mabisita natin yun at ma-vlog natin. Thank you very much po. God bless po sa inyong lahat. Thank you.